First movie? Sa... no. No. Hindi pa. Pangilan ba na ito? Pangatlo. Okay. How about... Shara. Pang-third po. Pang-third na. Yes. And, and the other is the two guys. Si Ron. Ito po yung first supporting lead ko. Ano ang master? Ito po yung first ko mismo na. Yung mga una-una parang pa-extra-extra lang. Bali, so, parang first time ko talaga ito. So, ito na yung ano mo. Ito yung big break mo. Opo. Yan. Okay, doon sa apat na start, can you tell us more yung tungkol sa inyo? Para mas makilala namin kayo. Chester, ito yung pangatlong movie ko na lead sa Viva Max. Maraming salamat sa another project, Viva. I was speak kay Mami Jojo, maraming salamat at nakasa ulit. Na-appreciate ko itong project na to na Viva Max series. Napakaganda ng storya nito. Sana magustuhan niyo po. Yun po. Pero paano ka napapasok? Yan. I'm sorry? Paano ka nakapasok sa show? Paano ka naging fight-based? Nag-start ako dati as a... Yung kaya nasabi ko dati sa ibang interview, nag-start ako as a stuntman. And then, nakilala ko yung isang caster. And then, doon, dinala niya ako kay Mami Jojo. Mm-hmm. And then, hindi ako basta sinapakti ni Mami Jojo. Tinirin niya rin ako para maging... Tinirin niya rin ako para sa mga susunod na project. So, kumbaga hindi niya lang ako pinush para mag-ganto ka lang ganun. Kailangan aralin ko rin daw talaga. Mm-hmm. So, nag-workshop? Yes, nag-workshop din. Pinag-workshop din ako ni Mami Jojo. Yeah. So, si Amabea? Pangalawa ko na pong movie. Tapos, ito po yung ballet. Ito yung pinaka-lead. Then, sobrang thankful po ako na binigyan po ako ng ganitong role. Thank you po kay Mami Jojo at kay Boss P. So, yun po. Thank you. Okay, si Shara. Ako naman po, nag-start po talaga ako as sa girl group po. And naging lead vocalist po ko sa Mora Girls. And then after that, nag-recording artist naman po ako sa Poly East Records. And then, Viva. Ayun po. Yeah, okay. Steve. Hello po. Una-una po, nagpapasalamat po kay Mami Jojo kasi nabigyan ako ng ganitong opportunity. Kasi muna, pa-extra-extra lang talaga yung mga gusto ko. Hindi ko inaasahan na pwede rin pala ako sa ganito. Na kaya ko rin pala mag-supporting lead. Kahit nakaka-pressure. Kasi iba rin yung ano yung kapag nandun ka na sa scene tapos pag nanonood ka, akala mo ang dalit. Pero pag nandun ka na mismo, ang hirap pala. Nakakatuwa. Marami pa ako natututunan din ito. Sana more blessing pa tapos mas marami pa dumating na opportunity na gata sa akin. Thank you. Yan. Okay, dun sa director naman, no, na akala ko artista rin, ha? Mukha siya artista po. Yan. Ano ba itong salisihan? Anong story niya ito? Binigay sa akin yung salisihan na iba pa yung title nito dahil. Ama pa siya. Yung title, Ama. Tungkulo siya sa mag-asawang hindi magkaroon ng anak. Na isang araw may dumating sa buhay nila ng isang babae, which is si Ama Bella nga, na hinahanap yung boyfriend niya na nakapuntis sa kanya. Ngayon, sa paghahanap nila, maraming nangyari sa journey nila sa paghahanap sa role ni Ralph. Eventually, magkakaroon ng parang tension between, kasi ayaw ko i-support, pero magkakaroon ng tension between dun sa ama tsaka dun sa bagong dumating na babae sa buhay nila. At sa paghahanap na yun, biglang dadating si Ralph dun sa sa kwento. Ayun na yung details sa pwede ko mibigay. Parang hindi ko siya ma-spoil. Pero ayun po.
ganun po, tungkol sa paghahanap, tungkol sa pagdating at pagdating, tsaka parang pagkakaroon ng kasi depende sa magkaanak. So, paano sila magkaroon ng anak? Then, yun yung haabangan natin po kapag yun. Okay. Yeah, sa four leads, no? Gano'ng katindi ang mga eksena nyo sa salisihan? And in real life, ba, na-experience nyo ganito na may salisihan? Unfortunately po, yes, na-experience ko na po. Bale, yung ex ko din po. Sinong sumalisihan ikaw? Ay, hindi po. Nasalisihan po ako. Ayan po. Yung ex ko before, nakabuntis din siya ng iba. Pero feeling ko kaya nangyari kasi ayaw ko pa po kasi nung time ngayon ayaw ko pa pong ibigay yung bataan ko. Kaya siguro nangyari yun. Yan po. And about naman po sa experience sa movie na to, ang masasabi ko lang po, sobrang challenging siya for me since na, ayun nga po, hirap po akong magka-conceive dito sa movie na to. Hirap kami makabuo ni Dan. And then, halong-halong emosyon, hindi ko alam kung saan ko huhugutin since na hindi ko alam talaga yung totoong feeling kung paano ba yung hirap kang parang gusto ko ma-experience, no? Hindi na po ako po, I mean, parang hindi ako makarelate sa sitwasyon. So, thankful lang din ako kay Derek kasi ginaid po talaga din ako kung paano ko po yung magiging expression ko and kung paano ko i-deliver yung role ko. Ayun po. Okay, the next one. Ako naman, wala pa. Hindi ko pa na-experience na may salisihan ako. So, base dun sa salisihan, sobrang challenging po din sa akin yun kasi ako yung jowa ni Gab, tapos wala siya, that time nawala siya, tapos parang naapit na ako kayo lang. So, ayun. That's all. Thank you. Yeah, ako. And that, tunay siya. Sa experience, sa salisihan, siguro meron na rin ako. Yung 7 years na naging jowa ako before, maayos naman yung tako ng relationship namin dati. Tapos, nagulat na lang ako na kaibigan niya lang daw, ganyan. Tapos, ayun, may nangyari na sa kanila. Bale naman, sa movie, para sa akin, napaka sobrang challenging talaga siya. Kasi nga, first time ko, wala pa akong experience talaga sa pagtitaping na mga gano'n. Katulad ng, kumbaga first date ko siya, ay, first supporting date ko. Kaya sobrang hirap sa akin, hindi ko alam kung paano kaya adjust yung sarili ko. Nangapa talaga ako ng mahigi. Sinubukan ko naman lahat na kahit pa paano naman, nag-aid nila ako ng maayos. Nagpapasalamat ako kay Derek Ayer kasi pagkaano nasasabi nila sa akin kung ano yung mga kailangan namin gawin. Maganda naman yung tako ng kwento. Ayun lang. Thank you, Anne. Kung yung tanong niyo po is kung may nangyari ng salisihan sa lifetime ko, tama. So, nangyari siya dati way back in high school na may pinasuyo sa akin yung kaibigan ko dati. Na, pre, pwede mo pang kitain mo na itong, usually dati ano, may tsakpe. So, kinita ko siya and then, suddenly, nung nagkita kami, may naging okay kami nung kikitain niya sana. And then, nung naging okay kami, mas naging okay kami in the upcoming months. So, hindi sila naging okay, naging click nung ano, nung kaibigan ko. So, most likely, naging girlfriend ko yun. So, nangyari, ako yung, parang sinasin ko yung babae sa kanya, parang ganun, in the past. So, ganun yung nangyari. Yeah, memorable sa akin itong movie na ito. Medyo. Yes. Thank you. Yeah, thank you. Yeah, thank you guys and girls. Thank you very much. That was June 11 of Ante. Up next.
we have Sir Noyan Ikasha. Oh, yun! Yes! Si Jojo may tatlo. Ayan, dapat na aking Ama Bella at saka Shana. Since sexy ang tema ng mga movie nyo sa Dumamax, kung sakaling marunin nyo na babansan na ito, tatawagin kayo na Gold Star or Hubadera, ano mapipil ninyo? Oh. Well, ako po kasi, bago ko po tinanggap yung contract ng Viva Max, inabsorb ko na po lahat ng mga pwede pong mangyari. Yung bashers, yung mga negatrons, lahat po yan parang in-imagine ko na bago ko pa po pirmahin yung contract. So, parang na-ready na din po ako sa mga, parang nasanay na din po ako sa bashers since nagaling po ako sa Mocha Girls. Alam niyo naman po yung Mocha Girls, marami din po kami mga bashers since na sexy girl group po siya. And feeling ko, yun yung naging stepping stone ko sa mga bashers na natanggap ko. Kasi ngayon parang wala na lang po siya sa akin. Parang, okay. Sanay na po, sanay na po. Ako naman is, sanay na po ako mag-hubad-hubad kasi hindi po ako mag-post ng sa Facebook, Instagram, mag-simsol, gano'n. Parang baliwala ko na rin yung dahil man na lang kung ano sasabihin ng ibang tao. Wala nang pakialam. Kasi katawan ko naman ito eh. Wala akong pakialam sa kanila kung ano sasabihin na sa akin. So, kahit na hubad na lang, hindi ka ma-open kung tatawag ko eh? Ay, hindi na po. Kasi sanay na po talaga. Parang normal na lang po talaga yung pag-hubad-hubad. So, trabaho lang pa? Yes po, trabaho lang po. Second question ko para sa kanilang lima. Anong plano nyo sa, since bukas ay araw ng mga puso, anong plano nyo sa Valentine's Day? Kay Chester muna. Matutulog na lang ako. Oo. Tulog ko na lang yung Valentine's, okay lang. Nagtitipid ka? Yes. Ano plan? Taas ng inflation eh. Kaya tipid na. Ayaw mo rin sumanisay pa. Ang patanong ng editor ng abad. Ayaw ko muna sumanisay. Para yung stress. Iwas yung stress mo? No? Iwas stress, oo. So, sosyal. Tipid din. Tinulog ko na lang yun. Correct. Thank you. Shara, ikaw siya. Ako po, wala pang nag-ano sa akin. Nag-invite ng kadi, kakalungkot. Kaka-pero mo dyan. Chat niyo po. Ako po ay wala. So, may work po ako bukas. Taping din sa... Kaya, pass muna sa date-date na yan. Work muna. So, ayun. Thank you. Ayan, nung plan ko po bukas with family ko. Lalabas ka rin, napag-usapan namin na family day na lang natin ito, ganyan, tapos nag-leave sila lahat kung makapag ito. Ay lang ba? Si Derek po. Wala po magkakalang divas. Tatapusin ko siguro yung edit na sa NCN mo. Kasi medyo patapos na po. So, yun doon ako mag-focus sa'yo. Okay. Derek, kailan po palabas yung sa NCN? 27. Direct sa follow lang po. Ikaw ba, direct since kapag may project ka sa Vivo Max, meron ka pang formula na nakakaon na dapat apat limang love scene na matitindi nakapasok dito sa movie natin? Pag sa formula po, kasi dumarating sa akin yung script ko, kasi hindi sa akin nagagaling yung script. So, ang ginagawa ko is, babasahin ko muna siya. Then, ang naalala ko lang po kasi, yung first time ko, in-advise na ako ni Direk Roman kung paano i-handle yung ano, yung mga ganyan, etc. Ang naalala ko sa kanya is, parang kailangan siya proseso. As in, yung parang proseso na nagsisimula ka sa umpisa ng sex hanggang sa matapos. So hindi siya yung parang patanong-tanong na gagawin. So kung napapansin yung mga artista ko sa ano po, sa isinan, pinapagawa ko yung wala sa umpisa, wala foreplay hanggang sa
matapos or tapos na yung pag-aaral. Ganun po. Opo, ganun po. So parang ano, tuloy-tuloy lang namin gagawin. Na-choreograph na po siya. Thank you, Derek. Good luck. Thank you po. Thank you very much. That was your non-invitation of a banner tonight. Up next, we have Ms. Les Altera of ESPN Entertainment and Hillstar. Oo nga, may bilang nga. Kasi yung iba, di ba? Also na. Also na. Hello, good afternoon. Direk, may hand ka ba in selecting your cast para dito sa movie na to? Because sabi mo kanina, yung script hindi galing sa'yo eh. So, what came first? Choosing the cast or casting for the script for the film or reading the script? Para po sa question yun, magkakaiba po kasi bawat ano po, bawat projects. For example, sa Panibugo, yung unang Viva Max ko po, hands-on ako sa pagpili, nandun din ako sa writing process, hanggang sa paggawa ko. Pero pagdating po dito sa Salyasihan, nakalatag na po siya lahat. Nandun na po yung actors, pero parang andyan yung actors, andyan yung script. Ang ginawa ko na lang po is binasa ng maliit yung script. Kasi ano po eh, series kasi siya eh. Hindi siya... Series po, hindi to film? Hindi po film. Ah, okay. 45 minuter po. Parang MMK, parang... Ilang episodes na lang? One episode lang po. Ano lang po siya? Anthology. Okay. For Viva Max Experience. Ganun po. So, bali, ano po, ang difference nito sa una ko na Viva Max is, ayun nga po, nakadatag na yung script, pero kailangan ko siyang upuan po kasi. Kasi, kung bibilangin yung number of sequences, umaabot ng 40 sequences. Pero pag, ano po, pag yung shoot, impossible siya na mag-cash for 45 minutes. So kailangan kong paikitin to sabihin natin 30 sequences kasi yung shooting days po is 2 days lang. So kailangan makabilis. Opo, mabilis po. Kailangan makashoot kami baka per day siguro 15 to 18 sequences lang. Pag sumobra na doon, hindi na siya possible mangyari. So, kailangan talaga upuan yung mga eksena, piliin ko ano yung mga kailangan lumabas sa eksena. Hindi lang siya yung basa-basa, binigay sa akin yung script, i-shoot. Kailangan ko talaga magbawas, magdagdag, i-edit po yung mga ano. Kahit yung dialogues, nagtanggal din kami tsaka nagbawas. Kaya mapapansin ng mga actors, may panibagong script na dumating sa mismong day ng shoot. Kasi ina-edit ko po talaga siya nung team namin. So, yun po yung yung difference. Pati yung process dito po sa business. Dinig ka nung mas madali sa'yo, working on your own script that you wrote or working on a script given to you? Para sa amin pareho po. Pero kung may mas pipiliin ako, yung sariling script ko po. Kasi mas alam ko po yung flow, alam ko po yung takbo ng kwento. Alam ko kung kailan papasok yung mga yung bawat eksena, kailan papasok yung specific character. Ganun po. So, mas natatansya ko po kung paano yung kaga. Thank you. Na baka kung pwedeng isipan ko siya ng bagong title na pasok sa Viva Max na na theme. Kasi kung ama, parang masyadong Seryoso. Seryoso.
Tsaka hindi siya sexy pakinggan. Ganun po. So, yung binasok yung script, parang, okay, parang pasok yung term na salisingan. Kasi ganun umikot yung kwento, nagkaroon ng salisingan in between the characters. Yeah. Thank you, Direk, for yung characters naman. Paano nyo na-immerse yung sa baby nyo, sa respective roles nyo dito sa pelikula nito? Anyone from the cast? Sorry? Paano na, ano po yun? Na-immerse. Immerse. Pasok nyo yung sa baby nyo sa characters ko. First of all, binasa ko muna yung script. Tapos, inisip ko kung ano yung reaction ni Dan. I'm Dan here. Dan. Yung characterization ni Dan is, may mga specific na nakalagay na nakasulat. So, dinagdagan ko na lang siya ng konti para medyo, kasi syempre, pangatong lead ko na rin ito eh. So, kumbaga parang gusto kong maiba yung character din sa mga previews. So, mannerism, habits, kung paano magsalita si Dan. Yung mga previews ko kasi, most likely, ano ako eh, villain. So, ito kasi parang, yung mga previews na, ano ko, lead. Yung mga previews na lead ko. So, ito kasi medyo, sinishift ko yung character ko dito, na Dan. So, kumbaga parang malambing ako sa asawa ko. Pagpagmahal. Pero therefore, yun yan, hindi ka na-spoil ko ano yung nangyari. So, sinift ko lang, siguro sabihin natin kalahati lang. So, I hope na mati-deliver ko naman yung character ni Dan dito na pag napanood niyo itong Sansia na series na ito. Thank you. Thanks. For me naman po, mahirap na madali. Ano yung role ko? Ako po si Ana dito. Ako po yung Ana. Ana po. Sorry. Ako po yung asawa ni Dan. And masasabi ko po na mahirap kasi matulog na tayo sa madali. Madali siya for me in a way na alam ko po kasi yung feeling na masilisihan since na na-experience ko na siya. So alam ko yung sakit. Ang mahirap po is yung nangyari sa akin before is pag sa totoong buhay ko kasi sobrang galit ka talaga. Syempre nasalisihan ka. Sobrang sakit mo. Ibang galit. Mahirap kasi dito si Ana, sobrang rupok niya, sobrang bait niya, and nahirapan ako sa emotions na i-deliver ko kasi kunwari, magte-take kami ni Direk. Yung ibabato kong line, sobrang galit yung bigay ko. Ganyan, sobrang galit. Pinapabawas ni Direk. Huwag ka sobrang galit kasi mabait si Ana. Ganun po. Yun po yung experience ko. Thank you! For me naman, mahirap. Para sa akin mahirap kasi hindi ko po masyadong experience yung pag-aakit sa isang lalaki, parang hindi ko pa masyadong na-experience. Sino yung character mo dito? Ako po si Sophie na jowa ko ni Gav. Alright. Yes po. Parang mahirap po talaga para sa akin kasi hindi nga, inaakit ko nga dito si Dan, parang hindi pa ako masyadong parang umakit ng isang lalaki. Thank you. Ako po si Gab sa Salisian. Tatay ko po si Dan and jowa, girlfriend ko po si Sophie. Sa experience ko po talaga, hirap talaga. Lalo na yung, hindi kasi ako sanay po masyadong magpatulog mga emotions kasi baka malam po. Katulad nung umpisa, hindi ko alam kung paano i-deliver yung salita kasi hindi ko alam. Hindi ko naman naranasan yung ano yung makita ko ulit yung tatay ko eh kaya hindi ko alam kung paano kayo i-deliver na sasabihin na na-miss ko yung tatay ko talaga ng sobrang tagal ko kasi hindi nakita talaga. Sa other naman, katulad sa Dead Sea, mga ganun, nahirapan din ako doon gawa ng wala ako siya ng experience sa mga ganun klase nila kasi ayun po. Alright, thank you. Direk, pag ilang movie mo na to sa Viva Max? Second po. Thank you.
Thank you very much. That was Ms. Lea Saltero, ABS-CBN Entertainment, PhilStar, People's Tonight, and People's Journal. Up next, we have Sir Eugene Assis of People's Journal. Bigyan mo seminar, di mo kumakain ka lalaki. Gusto ko lang malaman yung mindset mo sa mga dati mong ginagawa na medyo seryosong-seryoso yung mga pelikula mo dati. Yung mga sagabi na rin ang mga kulig-lig, Unless the Water is Malibur than then. Yeah, oh, medyo instalado. Masyadong seryoso. Paano na bago yung mindset mo nung gumawa ka ng mga pelikula sa TV Max? Sobrang laki po yung pagbabago nun. Kasi kumakompare niyo po yung mga previous projects ko. Kunyari yung first two cinema-live films ko po na sa galing na nahimik ang mga kulitin ko. Na leads yan ako, si Angel Aquino, tsaka si Aranida daw. Then, yung second is mas nasumibol sa Luban ng Digma. About po yun sa Clan War sa Mindanao. Kung napagod ni Borer, naalala nyo, sobrang tahimik ng mga pelikula mo. Violent movie na. Opo, parang ganito. Tahimik, tapos may mga chants lang na maririnig. Tapos sobrang pili yung mga eksena na may mga dialogue. Pero pagdating po dito sa Viva Max, kailangan siyang balingin. Kasi iniisip na po dito yung parang yung audience. Na ano ba yung gusto ng ng mga manonood? Yung tahimik na kalma na halos parang walang nangyari? O yung intense bawat eksena? So, inaral po namin yan. Kaya lagi ko po na-mention si Direk Roman kasi malaking bagay po sa akin yung mga advice ni Direk Roman nung nagsistart pa lang ako sa Viva Max. Kasi nga po, hindi ko talaga alam kung paano siya gagawin. Kung paano ko babalihin yung yung treatment ko from Cinemalaya going to to Viva Max. So, ginayon po naman ako ni Direk Roman. Ito yung first na project ko with Viva Max na hindi kasama sa Direk Roman. Pero ina-apply ko pa din yung mga tinuro niya sa akin nung first project namin yung Panibugho. Kasi po sa Panibugho, si Direk Roman is yung creative producer. So sa kanya po talaga ako humihingi na advice pagdating sa pag-shoot ng ng mga sex scenes, bawat eksena kung paano siya kukunan na higit yung target, which is yung mga yung Viva Max audience po. Ayun po. So ayun. Ganyan sabi ko kanina, lagi ko minimension si Direk Roman pagdating po sa pagbali ng previous and current projects po.